Saturday, so last week, no, hindi ko pa alam kung bakit puro ganito yung mga balita. Just 2-3 weeks ago, puro mga inaapi mga aso. Last week, hindi ko na-reactan yung kay Kilo, ha? Hindi ko pa alam yung buong story, pero napakarami nagme-message na reacta namin yun. Nasa bakasyonan ako last week, kaya medyo sunog din tayo ngayon. Isip ko yung alaga ako nung pinakita sa akin yung kwento. Pero hindi na rin ako masyado nagpa-stress. Nung nakaraan pa, yung inbreeding naman with fourth impact, yung ginagawa sa mga aso. Tapos ngayon naman ito, sinend sa akin ito ng aking editor. Sabi ko, bakit puro mga ganyan yung mga binabalita? Kawawa naman yung mga aso. At ngayon, yung biktima ay Shih Tzu na naman ulit. Tapos pinutol yung tenga nila. Haalamin natin ngayon yan. Anyways, bago po tayo magpatuloy at mainis ngayon sa mga pangyayari, huwag niyo po muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 GCash giveaway. Malapit na matapos ang buwan, so mamimili na tayo ng winner natin. So eto na yung balita, tignan natin. Ito yung pinakita sa akin ng aking editor. Sabi, may dagdag na naman. Aware sila na napakaraming ganito mga balita sa mga kaso ng karahasan laban sa mga hayop. Matapos putulan ng mga tenga ang dalawang liver line Shih Tzu. Hindi ko po alam yung liver line Shih Tzu sa Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. At yun yung picture nila. Awa naman yung mga aso. Ako magpapaka-honest ako ha. Pwede nyo akong awayan kung gusto nyo. Pero may mas amor ako sa hayop kesa sa tao. Kasi yung hayop talaga tayo. Kung magbigay ng pagmamahal yan, wala nang pakialam sa buong mundo. Basta ikaw yung mahal nila, 100% iba yung binibigay na pagmamahal sa akin ng mga dogs ko. Walang kapalit bukod sa pagkain. Walang kapalit, walang mintis, unconditional. Ngayon ako iniisip ko ha, anong ginawa ng mga aso para hindi nila deserve it, pero para gawin sa kanila itong ganito mga bagay. Anong trip? Anong dahilan? Diba? Bakit mo puputulan ng tenga yung aso? Ngayon, eto tinignan ko yung mga picture. Tignan ko muna yung mga picture saglit. Eto yung picture ng mga aso. Hindi namin pwede pakita, pero itong mga to. Pinutol nga po. Kawawa yung mga aso. Ba't hindi na lang kayo yung putulan ng tenga? Dinadamay nyo pa yung mga aso sa mga katarantaduhan ninyo. Hindi mo masabing aksidente dahil dalawa sila eh. Basahin na natin yung nasa balita ngayon. Ito sa ABS-CBN mismo yung balita. Sabi nila, dalawang liver line Shih Tzu ang pinutulan ng tenga. Hindi pa raw pala nakikilala yung suspect, no? Bagong Bayan, Legazpi City. Ito yung may-ari. Siya si Maris Icleo Aguilar. Sabi niya, umalis sila ng bahay sa araw nung mangyari yung insidente. Pero bumalik din naman daw kaagad, bandang alauna ng hapon, na mapansin nila na nanghihina raw yung mga alaga nila at duguan. Ngayon ako, may mga alaga rin ako. Hindi talaga maiiwasan kasi na maiiwanan sila. May mga kailangan kasi talagang gawin. Kaya naiintindihan ko naman sila doon. May mga kailangan talaga magtrabaho at iwanan yung mga aso, diba? Pero as much as possible, syempre, kailangan kuha rin tayo na mag-aalaga sa kanila pag wala tayo. Kaya kami rin, no, hindi kami nakakapagbakasyon or hindi kami nakakaalis if wala mag-aalaga sa mga dog namin. Tapos no, nung bumalik na raw sila, napag-alaman ni Aguilar, no, naputol na yung tenga ni Luna, yung si Luna yung isa. Ngayon nagtataka sila, hala, bakit ganito? Ano nangyari? Tapos tinignan din nila yung isang alaga pa nila na si Bonbon. Parehong 10 months old. Grabe! 10 months old! Kawawa naman. Hindi ko alam kung sino sa kanila, no, pero ang sabi dito, yung isa isang tenga lang. Tapos yung isa dalawang tenga. Kung ano man yung trip nun, te, alam mo sana magkaroon ng ano tong balita na to, no? Magka-follow up pa at malaman natin kung sino yung gumawa. Alam mo, hindi ko alam ha kung ano yung parusa sa mga ganito. Pero sana naman eh, meron talaga, no, para hindi na umuulit yung mga tao. Share ko lang sa inyo, meron akong traumatic experience. Nakita ko sa amin sa Caloocan, nung ulam nila yung mga aso. Oh, pasensya na kayo ha. Pasensya na sa topic. Nakita ko talaga, hinawakan nila yung aso, tapos hinampas nila sa dingding. Tapos pagkatapos nun, binitin nila pati warik sa dalawang poste. Dalawang poste ng Meralco ata yung tuma. Tinali nila yung aso. Tapos parang pinapabagsak nila yung dugo. Hindi ako sure kung anong ginawa nila. Pero yun, I think inulam ata. Kawawa naman. Nakakaramdam din yung mga yan. Nakakaramdam din yan mga yan. Tapos putain ako, ano nung katarantaduhan gagawin mong ganito? Parang mga gago talaga. Ano talaga ako? Sorry. Actually, nasa bakasyon ako. Wala akong ibang iniisip. Kundi ko iniisip din ba ako ng alaga ako. Sabi daw niya, no, itong si Aguilar, yung may-ari, may pumasok daw sa kanilang bahay dahil may mga
bakas daw ng putol na kahoy. Ayun, yung mga dahon sa kabuhangin daw sa bubong. Ayon sa kanya, maaari daw na nagtangkang magnakaw yung suspect, pero nang walang makita, pinag-initan na lang yung mga dogs. Bakit? Bakit pag-iinitan na lang yung aso? Anong trip? Sabi niya ano, nakita niya daw, grabe daw yung iyak niya. Tapos pinaliguan din sila after. Halos ramdam mo na grabe yung mga parang magsasalita na raw yung mga aso niya dahil gusto magsumbong, dahil tahol daw sila ng tahol. Ibang-iba daw talaga. Sa ngayon daw, parehas na matamlay tsaka ayaw na maglaro. Eh ano pa naman no, ito magpapaka-honest lang, hindi naman kasi lahat kaya magpa-vet, di ba? Actually, sarili nga natin, di ba? Tayong mga Pilipino, hindi natin mapagamot yung sarili natin, yung mga alaga pa natin. Hindi lahat, no, na kayang magbigay ng pagmamahal, eh kayang gumastos ng malaki para sa mga alaga nila. So nakakalungkot yung ganyan. Sabi niya, binigyan niya na raw naman ng paunang lunas yung mga aso. At balak ipatingin sa vet sa Lunes. Bukas, no? Tapos, para daw mapagamot na maayos. Balak daw niya ipaalam yung nangyari sa otoridad at naghahanap ng CCTV footage para matuko yung pinagkakilanlan daw ng suspect. Sana daw, no? Hindi ko alam kung may number siya dito. If malalagay namin ng aking editor, nalagay namin. Humihingi daw siya ng aspetong pampinansyal para lubusan mapagamot yung mga aso niya. If malalagay namin, nailagay natin dito. If gusto nilang tumulong kay Luna tsaka kay Bonbon, napaka-cute! Ang lambing-lambing pa naman ng mga Shih Tzu. Although ako, ayoko talaga kasi ng Shih Tzu kasi gusto ko yung medyo mas malalaki or mag-adopt ng Aspim. Pero napakaraming mga Pilipino kasi, I think, no, meron ako na-share na post na ganun eh, na isa talaga sa pinaka-popular na breed sa atin, Shih Tzu, dahil malambing, maliit, madaling alagaan. So, para mga babies kasi talaga yung mga Shih Tzu. Tapos tatarantaduhin lang ng ganyan. Alam mo ako ha, kanina pa ako hanap ng balita kung sino yung gumawa nito. Wala pang update. Pero yan, yung gumawa kay Kilua, pakita natin. Nagigigil ako sa kanilang lahat. Nagiinit ang ulo ko. Ako nga, Tim. Nagigigil lang ako sa alaga ko. Tapos umiyak lang ng konti kasi nasaktan. Nagsosorry na ako ng malala. Tapos sasaktan niyo ng ganun dahil trip-trip lang or dahil business niyo lang, 'di ba? Or ay nako. Papabuntong hininga ka lang ng malalim talaga sa ganito mga balita. Nakakalungkot. Sana hindi naman sana marami pang balita yung ganito, pero sana maisiwalat pa lahat ng mga ganito, no? Dahil ang babait ng mga aso, 'di ba? Mga aso, mga pusa, lahat ng hayop. Ano yan eh, blessing sa atin yan, di ba? Ako hindi ako religious, pero naniniwala ako na kasama natin sila nung binigay tayo sa Earth ng Diyos or ng Universe. Kasama yan sila. Hindi natin sila mahalin. Ang bait-bait nila, tas gagaguhin lang. Ang dami pa, lagi may ganito mga balita talaga, no? Pagdating sa mga aso. In fact, ha, hindi ko alam kung saan ko narinig tong balita na to, pero, eh, not sure kung study or balita, pero mas affected pa naman mga tao talaga pag aso ang pinag-uusapan, pag mga hayop ang mga sinasaktan sa balita kumpara sa tao. Hindi naman dati sinasabi mas importante yung buhay ng mga hayop, no? Pero, yung ano kasi, pagmamahal kasi ng mga hayop sa tao, purong-puro kasi talaga. Alam mo yung walang masamang tinapay. Tayo yung buong buhay nila, te. Kasi sa pinakamasarap na feeling sa buong mundo, yung pag-aalis ka, tapos babalik ka ng bahay, tapos halos hindi ka na makatayo, or sugat-sugat ka na, dahil sobrang excited yung mga alaga mo sa'yo. Yun yung pinakamasarap na feeling sa buong mundo. Tapos may mga ganito lang, nasasaktan sila, tatarantaduhin, dahil ano, trip, dahil kailangan kumita ng pera, dahil kung ano-ano, tigil nyo yan, naiinis ako sa inyo, Diyos ko, dahil. So ang para sa isarado na lang din natin tong video natin ngayong araw. Sana no, although hindi kasi talaga ako sure, sana may mga mas malalakas pang batas no, or mas intindihin pa para mas maalagaan yung mga or mas maparusahan yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa mga alaga natin. Anyways, yun lang po yung video natin para sa araw na to. Ito yung question of the day natin kung gusto nyo manalo ng 1,000 GCash giveaway. Meron na ba kayong mga experiences kung saan sinasaktan yung mga hayop, no? Yung mga kapitbahay nyo, kung sino. May mga nakikita kayo, binubuhusan ng kumukulong tubig yung mga pusa. May mga ganyan ba kayong kwento? Anong naramdaman mo nung nakita mo? May comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Si Claro III, papahal.